May isang bilyonaryo na tumanggap ng hamon sa isang reality show, upang ang $100 ay gawing $1,000,000 sa loob ng 3 buwan. Upang maging patas, nagpalit ito ng kanyang katayuan, at pumunta sa isang kakaibang bayan, iniwan ang marangyang buhay, at kung anong meron pa siya, at $100, lumang cellphone at lumang sasakyan lang ang gagamitin niya. Ang hamon na ito ay mula sa reality show na The Hermit Billionaire. Ang bida ay ang nagtatag ng pangalawang pinakamalaking bangko sa pagpapautang sa Estados Unidos. 56 na taong gulang na si Glenn Stearns. At meron siyang $500,000. Si Glenn Stearns ay nais niyang patunayan, ang pera ay hindi mahirap makuha. Ang mahirap na parte, ay kung paano mo ito gagawin. At nagsimula na ang hamon, pinapante siya ng organizer. Sa isang malamig na lugar na merong populasyon na 97,000. Ang kanyang unang ginawa ay inalam ang mga presyo sa lugar na ito, at nakalkulay niya ang kanyang magagasto sa loob ng isang buwan $1,100. At ang kanyang goal ay kumita ng $3,300 sa loob ng isang linggo. Ngunit paano niya magagawa ito sa loob ng 7 araw? Pumunta ito sa isang supermarket at bumili ito ng ilang noodles. At sa unang gabi, ay imbis na manatili siya sa hotel, ay sa kanyang sasakyan siya nagpalipas ng gabi upang makatipid. Ngunit ang klima sa oras ng 11:00 ng gabi ay napakalamig. At wala itong magawa kaya't binuksan niya ang heater ng sasakyan. At nagsimula na ito upang kumita ng pera, hindi para maghanap ng trabaho, kundi para magbenta. Dahil alam niyang naging salesman siya sa buong buhay niya, ang una nitong gagawin ay maghanap ng mga buyer. Nakita niya sa online na merong naghahanap ng mga gulong. Hanggang sa nagsimula na itong naghanap ng gulong upang ibenta, ngunit ang kanyang mga nakita ay sira na, hanggang nagpa siya itong manatili sa isang murang hotel. At nakakita siya ng pinakamurang hotel sa bayan. Hanggang sa nagbayad na ito para sa renta. At ang natira na lamang sa kanya ay $37. Kailangan na niyang kumita ng pera, kaya't nakita nito ang isang part-time job na nagbebenta ng mga laruan ng aso. Masaya niyang gawin ito dahil dito siya magaling. Hanggang sa pumunta siya sa dog park upang magbenta, ngunit siya ay nabigo sa oras na yon. Hanggang nag-volunteer siyang magbigay ng mga pagkain sa mga homeless people, upang sa kanyang pagkain. Hanggang sa natulog ito sa kanyang sasakyan upang magpahinga. Sa 4th na araw nakakita siya ng 2 bagong trabaho. Isa para sa pagpiprint ng damit at isa para sa paglilinis ng bahay. Ngunit sa 19th na araw, hanggang sa ginawa nito ang paglilinis ng bahay, at kumita ito ng $140. 2 gabi siyang natutulog sa sasakyan. At sa 6th na araw ay nakahanap ito ng negosyo. Merong pagdiriwang sa lungsod na ito at alam niyang mahalaga ito sa mga tao. At magbebenta siya sa oras na ito. Hanggang ang lahat ng kanyang pera ay ibinili niya ng kanyang paninda. Pagkatapos ay nagsimula na itong magbenta. At nakabenta naman ito sa kabutihang palad. Hanggang sa nagpunta din ito sa isang bar upang magbenta ng mga kanyang binibenta hanggang sa kumita siya ng $414. Ngunit hindi pa din siya masaya sapagkat ang kanyang goal ay $3,300 sa isang linggo. Gayunpaman, sa kanyang ginagawa na pagtulog sa sasakyan at pagtatrabaho, ay sumama ang kanyang pakiramdam. At sa loob ng 8th araw niya ay kumita lang siya ng $414. At dahil sa pagtulog niya sa kanyang sasakyan ay seryosong lumala ang kanyang nararamdaman. Wala na itong nagawa kaya pumunta na ito sa ospital upang magpa-check up. At ang resulta sa kabutihang palad ay mabuti naman siya. At nagkakahalaga ito ng $250. At ang natitirang pera na lamang sa kanya ay $164. Ngunit sabi niya ay okay lang basta ang mahalaga ay okay siya. At bumalik ito sa mga tambakan ng basura at nangulekta ulit ito ng mga gulong. Hanggang sa nakakita ito ng 5 piraso na maayos pa, kinontak niya ang Mami Mimi, at kinuha ng kanyang buyer ang 3 piraso na gulong. Hanggang sa kumita siya ng $1,500. Tuwang-tuwa siya sa oras na yon. At ang sunod na ginawa nito ay naghanap siya ng bahay. At ang kanyang budget sa renta ay $400 sa 1 buwan. Hanggang sa nakita niya ang motel na ito na kahit isang kagamitan ay wala. Ngunit ito ay hindi naging mahalaga sa kanya. Masaya pa din ito, sapagkat kahit papano ay merong siyang natutulugan. Hanggang nagpa siya ito ulit kumita ng pera, at bumili ito ng mga lumang sasakyan. Pagkatapos ay ipinagbili sa isang mataas na presyo, hanggang siya ay nakauwi na at ang kanyang pagkain ay 1 noodles. Ang 12th araw na si Glenn Stearns ay patuloy na nagsasaliksik sa merkado. Patuloy na makahanap ng isang car dealer. Bumili ng pamilyar na maliit na kotse, hanggang sa nabili niya ito ng $700 sa isang lalaki. At tinignan nito sa merkado ang bentahan ng sasakyan na iyon na umaabot sa $2,000 hanggang $4,000. Kinugasan niya muna ito, at pagkatapos ay nilagay ito sa gilid ng kalsada, na merong karatula ng kanyang kontak at kung magkano ito. Lumipas ang 50 araw ay kinontak siya ng buyer. Sinimulan niyang ibenta ang kanyang sasakyan sa nagkakahalagang $4,500 ngunit. Sinabi ng bibili ay kung pwede bang $3,700. Hanggang sa ipinagbili niya na ito, mula sa pagbili nito ng $700 ay naibenta niya ito ng $3,900. Hanggang sa bumalik ito sa dealer ng mga sasakyan at gusto ng may-ari na ibenta ito ng $2,500. Kaya't pumayag ang may-ari sa $1,500.
hanggang sa nabili niya na ito, at gagawin muli ang ginawa niya. Mula sa paglinis ng sasakyan hanggang paglagay ng karatula at ilagay sa gilid ng kalsada. Hanggang sa nakabili ito ng mga gamit upang sa kanyang pagtulog. Ang hamon sa kanya ay kumita ng $1,000,000 sa loob ng 3 buwan. Ngunit sa 15 na araw, kumita lang si Glenn Spears ng $1,441. 71 araw na lang ang natitira, at ang tanging pag-asa na lang nito ay ang pagbebenta ng sasakyan. Hanggang sa nagsimula ito ulit na bumili ng sasakyan. Matapos makita ng buyer ang sasakyan niya, sinabi ni Glenn na binibente niya ito ng $8,100. Hanggang sa nagkasundo sila sa presyong $7,600. At nagtagumpay na naman siya sa oras na ito, at kumita siya ng $9,000 sa 20 na araw. Ang susunod niyang hakbang ay pasukin ng real estate. Gusto nitong bumili ng bahay ng $9,000. Hanggang sa nakapili na siya ng lumang bahay. At tinawag niya ang kanyang amang kaibigan kasintahan upang matulungan silang ayusin ang bahay. At hiniling din sa isang kaibigan na dalhin ang truck ng basura. Ngunit habang nililinis nila ito, nakakita sila ng problema. Sapagkat ang sahig nito ay inaamag na, nagkakahalaga ito ng $5,000 upang malinis ito. Sa huli ang bahay na ito ay nabili ng $75,000. Hanggang sa kumita siya ng $20,000. At mayroon siyang pera upang magrenta ng isang tindahan. At sa 73 na araw ay kumita siya ng $80,000. Paano siya makakakuha ng $100,000 sa loob ng 17 araw? Ang sagot ay upang buksan ang isang tindahan. Nalaman niya na merong isang restaurant na maraming bumibili. Ngunit ang tindahan na ito ay hindi nagbebenta ng serbesa. At nagkaroon siya ng isang idea na pagsamahin ang tindahan ng barbecue at ang kanyang mga serbesa. Binuksan ang isang beer barbecue shop. Sa pagsisimula ng kanyang negosyo, nag-post siya ng isang mensahe sa pangangalap sa Entrepreneurship Support Center. Alam na alam niya kung anong uri ng tao ang kailangan. Yung may mga pangarap, yung naglakas loob na lumaban. Nakapanayam na maraming empleyado, at ang kondisyong panyaya ng walang sweldo para sa unang 2 buwan. Maya-maya ay sinamahan siya ng ilang tao upang magsimula ng isang negosyo. Ayon sa kanila, ito ay dahil sa positibong enerhiya na nakita sa 56 na taong gulang na lalaking ito. Pagkatapos ay ginawa nila ang lahat ng uri ng pagsasaliksik at pangangalap, kumuha ng ilang napakahusay na chef. Hanggang sa nagtagumpay ito, nagrente sila ng lugar, sa pamamagitan ng maraming inspeksyon upang makahanap ng pinakaangkop na lokasyon ng barbecue na restaurant. Gumugol na maraming pera si Glenn Steers sa pagrenta ng mga storefront upang bumili ng gamit sa kusina. Di nagtagal ay hindi sapat ang pera, hindi kilala ang restaurant, kaya't wala masyadong kumakain. Hanggang sa naisip niyang lumahok sa isang paligsahan ng isang barbecue. Isang araw bago ang laro, ang koponan ay abala buong gabi upang may set up ang entablado, at handa ng magbenta ng kanilang barbecue. At ang gusto nito sa loob ng 4 na araw ay kumita ng $25,000, hanggang sa dumating ang isang customer, at nagbenta sa nagkakahalagang $25, hanggang sa marami na ang dumating, at sa buong araw na iyon ay kumita sila ng $3,090, ngunit sa araw na iyon ay naubusan sila ng baboy, at sinabi ni Glenn na dapat maghanda ng baboy sa susunod na araw. Sa pagtatapos ng araw, kumita sila ng $5,178. Ang 3rd araw, naubos na ang kanilang baboy. Alam niya na dapat maging kalmado siya bilang isang pinuno. Padami ng padami ang mga panauhin. Tinanong niya ang chef kung gaano katagal. Sinabi pa niya na hindi niya alam. Kailangan nilang ipagpatuloy ang pagbebenta sa gabi. Ngunit nawalan ulit ng init ang ulo ng chef. Nagpa siya si Glenn Steers na kausapin ang chef, hanggang sa hindi nagkaintindihan ang dalawa, at hanggang sa dinakayanan ng chef na ito, ay umalis siya sa oras na yon. Ngunit ang mga kasamahan niya ay pinilit siyang bumalik, hanggang sa nagkausap ang chef at ang dalawa sa oras na yon. At kumita sila ng $7,337 ngayong araw. Huling araw na ng kompetisyon. Handa na ang lahat, ngunit malakas ang ulan. At tinangay ang kanilang mga kagamitan. Pero patuloy pa rin silang nagbenta ng barbecue. At sa kompetisyon ay nanalo sila ng $5,000. At binigyan pa sila ng trophy sa oras na yon. At masayang-masaya sila sa tagpong yon. Kumita ng $1,000,000 ng Estados Unidos sa 3 buwan. Ay napaka-imposible nito, at maraming tao ang hindi naniniwala sa lalaking ito. Pero ito ay kapanipaniwala dahil sa lalaking ito. Dahil alam mo ang tunay na boss. Siya ang taong tiniis ang hirap upang kumita lamang ng pera. Natutulog sa kotse sa mga unang araw. At mga instant noodles lang ang kinakain sa loob ng ilang araw. Nang maglaon, ginawa niya ang lahat ng uri ng pisikal na gawain ng mag-isa. Hawak ang 56 na taong gulang na katawan ng walang reklamo. Ngunit siya ay hindi nawawala ng pag-asa. At palaging nakangiti sa lahat ng oras. Napakatatag niya. Nagbuse siya ng maraming mga sagabal sa nagdaang 90 araw. Biglang nagkasakit sa 8 araw at ginugulang 60% ng pera. Noong 16, sinabi sa kanya ng abogado na nabigo ang kanyang pagsisimula. Natagpuan ang amag sa bagong bahay noong 32 araw. Hindi siya tumigil sa lahat ng oras, upang makuha niya lamang ang kanyang pinakalayunin. Tumayo at nagbago ng landas at patuloy na nakikipaglaban sa bawat oras. Sa 90 araw, siya ay nagalit dahil sa kawalan ng kanilang binibenta.
Kahit nagkaroon ng problema sa mga oras na ito, bandang huli ay sila pa din ang nanalo, at ang lahat ng kanyang napagdaanan ay nagbigay din sa kanya ng aral. Kung paano maging isang mabuting leader sa industriya, isang araw bago magbukas ang kanyang restaurant ng barbecue, inihayag niya sa koponan ang kanyang totoong pagkatao, at sinabi sa kanila, ayaw niyang tratuhin siya na parang iba, at nais niyang patunayan, ang isang normal na tao ay maaaring kumita mula 110 hanggang 1 milyong dolyar. Hindi inaasahan, ang koponan ay hindi nagalit. Nagulat at nagtawanan ang lahat. Ang lahat ay buong tiwala sa kanya at minahal siya. Hanggang sa nagbukas na ang kanilang restaurant, madaming tao ang dumating. At ito ay isang malaking tagumpay. Sa huli, ang mayaman ay nagpunta upang magpadala ng pera sa bawat empleyado. Lahat ng tao ay sumusunod sa kanya ng walang bayad na higit sa 2 buwan. Ay binayaran niya ito ng 25,000 dolyar. Agad siyang naiyak, at ang barbecue restaurant niya, sa wakas ay nagkakahalaga ng $750,000. Ang layunin ng mayaman ay kumita ng $1 million sa loob ng 90 araw. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngunit sa aking paningin siya ay masyadong matagumpay. Dahil sa aksyon na ito, hindi upang patunayan na posible na kumita ng $1 million o hindi. Ngunit upang patunayan ang pangarap ay maaaring matupad o hindi. Pinaniwala niya ako na posible ang mga bagay-bagay. At lalo akong naniniwala sa taong ito, sapagkat pinaniwala niya ako na pwedeng makaya ang isang bagay hanggat gumagawa ka ng paraan.